yung mga watery vegetables, ganyan, fruits, okay din po yun for the kidneys and prostate. Yung mga, ano, mga berries, promegranate, okay. Yun, yung mga berries, berries. The red ones, yun ang mga, berries. Eh yun ang medyo, ano, di ba, may price. May price. Mm. No. The berries are very, very good because very, they have a lot good. Of phytochemicals and flavonoids that are very good to, ano, for the prostate. Mm-hmm. Anong ibig sabihin? Ay, ano mang ginagawa nila? So they tend to build the prostate cells. Build. Alam mo 'yon? Anong ibig sabihin build? Andiyan na siya, parang aalagain niya. Mm-hmm. Parang ano yung mga plants ninyo, dinidiligan. Oh. 'Yon, and then you make them strong and strong and strong. Kasi cells kasi you have to nutritionally feed them. Mm-hmm. Diba? Andito na naman tayo para maintindihan. Fini-feed nyo rin. Kasi pag hindi nyo fini-feed, magiging mahina sila. So pagdating ng mga invaders, alam mo invaders natin, bacteria, virus, diba? Fungal, yeah. Mga ganun. Mahina sila. So you feed them. You feed them in order to be strong. So strong in the sense na hindi sila maging muscular even if they muscle. Baka sabihin, ay maging muscular sila. Nakita mo yung prostate, may muscle. May muscle siya pero hindi naman yung talaga literally na magiging ano na muscle na sinasabi na mga hypertrophy. So yun ang ano natin para maprotektahan siya in event na sa mga sakit natin kasi ang mga sakit na kadalasan yung infection, di ba, prostatitis, mm-hmm. I don't know if I think I discussed that, yung enlargement, yun, di ba, enlargement. Tapos yung pinakaayaw natin, lalo na sa guys, yung prostate cancer. Yun. Pero, diba? Doc, di ba sa enlargement ng prostate, parang di ba, ano to, dahil sa aging process din to, parang hindi natin may iwasan po talaga lumalaki siya through time. Yes. So, paano po bang, kasi wala naman, sabi niyo po noon, wala naman ways talaga para iwasan talaga to. Uh-huh. So anong edad po magandang parang magsimula na sila magpa-check sa kanilang mga urologist para yan. Oo na si babanggitin natin no. You have to have your annual check up, no? Kasi you guys are very young so hindi mo masyadong na-feel yan eh. Hmm. 'Di ba? Saan ka nakakita 20 plus years old? Parang kayo, nag-annual check-up, natatawa ka. Di ba wala? Gusto ko na nga. Bihira. Kasi you work, you are obliged. But very, very seldom that you see them na nag-queue sa laboratory, so sa hospital. Ha? 25 years old, nag-ano? Unless they are sickly. Meron talaga. Di ba? So, ang isa tanong mo yan, can you do examination as early as your age? Yes, check yan. Yes. Okay. No, what are the things that you need to check? Of course, kung sa iyo natatakot mo, baka yung prostate mo, baka pag nag 50 ka na, baka lumaki. Mm-hmm. Pwede ka naman magpa-ultrasound, pero pag nag-ultrasound ka, maliit pa siya, okay naman yan. Okay? You have to take note that some prostate kasi kahit na malaki, I have a patient yesterday. Ang prostate niya weighs 125 grams. Mm-hmm. Mm-hmm. Malaki na po yun. Oh, di ba sabi ko sa'yo, 30? 30 lang. 30 grams? O, ilan yan? 100, parang ilang ano, ilang sibuyas. Ilang quadruple. Ilang sibuyas. Ang pinatong-patong mo. But the patient doesn't have symptom. Ibig sabihin, umiihi siya, okay siya. Ito yung sinasabing, hindi mo na siya papakialaman. Pero, pwede mo i-adjust yung size ng prostate, paliiting konti. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun ang mga swerte. Mm-hmm. Meron kasi iba, mga 40 grams, mga ganon, pero ang daming symptoms. Mm-hmm. 40 grams, mm-hmm. Alam mo yun? May iba maliit, pero you have all the symptoms. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun ang dapat i-remedyo, yun ang dapat i-medication. That's why we always teach our kababayan o mga viewers, huwag magpakialamanan, lalo na sa prostate. Iba-iba. Kasi magtabi-tabi tayo, uy, ganun. Tututuruin mo para, uy, ganun ka na. Magpa-opera ka na. Kasi baka ganun. Wala pa ikaw na naman, opera. Natakot, nabuyo, nabudol ka. Nagpa-opera. You have to remember, our prostate or even other organs, pag okay siya, huwag. Pag nakita nyo sa exam na okay siya, maging happy kayo. Talaga, may iba kasi,
hinahanap pa talaga ng sakit. Mm-hmm. Hindi daw bakit ganun? Bakit wala siyang ganun? Huwag mo nang hanapin. Gusto mo, lagyan natin. Kasi may iba ganun, di ba? Sasabihin, bakit walang ganun? You have to be happy. Ako, I always tell my patient, you have to be happy, no? Hindi ka happy kasi pag may makita, magugano ka. So, yun ang, that's one way. You have yourself examine, you check yourself. Now, kung yung prostate mo malaki, we'll adjust to that and we can give organic supplements to yung sinasabi mo. But, pag i-recommend mo sa akin na operahan, hindi. Kasi wala namang problema. Hindi na kailangan. Mapapaliit ka naman. Oo, ang gagawin mo na lang is follow up. Pero pag meron severe problem, hindi makaihi, gano'n, then you recommend the possibility of surgery. Kasi may iba kasi, pag gusto mo, I think, they, some of them, pag ano, ah, sige, operahan natin. Operahan na lang kasi gusto ng pasyente. Matutuwa ang surgeon yan. Pero magkakaroon ng problem. Kasi ibig sabihin, normal siya, you tinkle something that is normal. So later on, kadalasan, no, you try to do something na nature has done na normally naka-place dyan. Anong ibig sabihin? Nananahimik, ginalaw mo, bibigyan ka ng problema. Yun. Ganun yun. Totoo yun. I believe that. That's why, if there are things that you don't need to remove, I don't remove. Minsan, pipilitin ka ng pasyente. Talaga po. Ay, ganun, sige, maghingi ka ng second opinion na ano. I don't remove kasi nananahimik siyang ganyan eh. Yun lang nga, merong konting deviation. But okay ka pa, di okay. Yeah. Ganun rin ang kidneys, no? Kidneys and prostate at the end of the day, they are easily ano, manageable and you can keep them healthy. Di ba? Tubig lang, pagkain lang na maayos, matulog ka, mag-exercise yun, dusundusto nila, tapos. Ano pang gusto? Yeah. Hindi diba? High maintenance. Yeah, hindi sila high maintenance. May iba high maintenance, yeah, diba? Oo. Di ba? Our eyes are sometimes high maintenance, di ba? Pag nag-dry eye, you have to put oil, ano, eye drop. Kasi they're not. You just do that and they will love you so much. Yeah. Diba? And this year, that, no, 2023, Dok. Alagaan natin yung katawan. 2023, ganyan na. Alagaan yung kidneys. So, I tell you, you take care of your kidneys and you take care of your prostate. So, when you do that, you can translate that to your relatives and your friends. Kasi mahal ang kidneys natin at mahirap at mahal magpa-opera ng prostate. Take care of them and they'll take care of you. That's right.